Hello everyone! My name is VJ and welcome to episode 5 of COTS TV. Okay, bago tayo magsimula, gusto ko lamang magpasalamat sa inyo kasi 560 subscribers na ang COTS TV. Alay mo. Kailan lang ba tayo nag-umpisa? Noong June 11. Ayun yung unang upload ng video natin na mga dapat at hindi dapat gawin on stage. Pero ano na ngayon? July. July. Basta July. Ang gusto ko lang talagang sabihin ay magpasalamat sa inyo lahat na sumusuporta at sa mga nag-share sa Facebook, sa YouTube at sa iba-iba pang platforms. At sa iyo na nanonood ngayon, manood ka lang. Hindi, biro lang. Kung bago ka sa channel na to, ang pinag-uusapan namin dito ay kung paano tumawit, kung paano mag-perform on stage at kung ano-ano pa sa buhay ni COTS. Ako yun. Mag-subscribe ka na at I'm sure magiging masaya ang araw. Okay, ang gagawin natin today ay may panonoodin tayong video which is 10 years ago pa. So wag ka na mag-compute, alam ko nagko-compute ka. 2010. So nung 2010, wala pa akong masyadong alam kung paano mag-perform sa mga corporate shows, sa mga concerts. So talagang may disclaimer, no? So basically, sobra akong kabado rito dahil first time ko mag-perform with the orchestra and dati kasi talagang ano lang ang kinakantahan ko, mga bar, ganyan, mga birthdays, tapos minus one lang yung gamit. Pero dito, orchestra and tinutugtugan ka pa ng maestro, ng National Artist for Music. Wow! Sobrang pressure talaga yon, man. So today, magre-react tayo sa first ever video ko at first ever na solo ko sa RCS. So actually, ilang taon ko nang hindi napapanood tong video na to and parang feeling ko, first time ko siyang mapapanood. Kinakabahan ako. So tara, panoorin na natin. Daming tao. Wow, may buhok. Kung ito'y lilipas, na ika'y kapiling ko ang aking buhay. Ang aking buhay sa'yo. Okay, hinto tayo doon. Alam niyo, nakita niyo yung mata ko? Yung mata ko, pag nagpa-perform ako, pag hindi ko talaga alam yung ginagawa ko, tapos hindi ko kabisado yung nangyayari, parang lumulutang yung isip ko. Kung saan tumitingin yung mata ko, tapos pumipikit-pikit ako na ganyan. Kitang-kita niyo sa video. Nakakatawa. Lagi ko panalagi ay pagsama. May di magmamaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay hanggat ang dugo ko ay dumadaloy sa iyo lamang iyalay ang aking buhay. Ang aking buhay sa iyo. Ayan. So mali yung pasok ko kanina. Mali yung pasok ko dun. Kasi dapat marami pa eh. Meron pang
dalawang beses yung intro nun. So, pumasok ako agad. So, ang ginawa ko, nakakatawa. Tapos tignan nyo yung ano, tignan nyo yung reaction, nakakatawa yung reaction ng ano dito eh, nung orchestra. Patawa-tawa lang ako dyan. Ay pagsama mo, kailan may di magmamahaliw ang apoy sa puso ko habang may buhay. Habang may buhay, okay. Hanggat ang dugo. Situnado yun ha, huwag niyong gagawin yun. Dugo ay dumadaloy sa'yo lamang. At in fairness, payat. Okay. Yung suit ko dito, binili ko lang yan sa mall eh. Naalala ko dati nung 2010, hindi pa ako kumikita niyan. Wala pa akong pera niyan eh. So ang bili ko diyan sa coat na yan. Actually hindi yan coat eh. Ano yan? Jacket lang yan. Kasi nung time na yan, wala akong coat, wala talaga akong formal wear. So nag-start ako na as in wala. Nanghihiram lang ako ng suit sa mga kaibigan ko. At yung tie na purple, wala rin ako niyan eh. Wala akong tie. So nanghihiram lang din ako sa mga kaibigan ko. Pero dahil nahiya ako, kahit na wala akong masyadong pera, bumili ako ng jacket. Binili ko sa may ano yan eh, fashion market. And ang price niyan nasa ano lang yata eh, parang 800, 700 mga ganyan. Tapos yung ano ko, yung polo ko na yan, parang 250 lang yata. Yun lang yun. Start tayo ulit. Ang aking buhay sa'yo'y ibibigay. Nakita niyo yun? Nakita niyo yung gumanon ako ng kamay? Nakita niyo? Kasi sobra talaga akong, ano niyan eh, tense. Sobra talaga akong kinakabahan. Palagi kong, pag kumakanta ako, nire-recall ko palagi yung lyrics. Kasi feeling ko mawawala na ako eh. So, nung nakanta ko na siya, parang feeling ko, sabi ko, shucks. Buti na lang tapos na. Start tayo ulit. Next. Itong part na to, sobra na akong ano dyan, confident dyan kasi alam na alam ko na to. So parang talagang ayoko na mapahiya kasi nagkamali na nga ako nung isang part. So itong part na to, sobrang binonggahan ko na talaga. As in, ibig kong talagang tinodo ko na. Ang pangarap ko'y sa'yo. Makita nyo yung camera nung nagka-cameraman. Talagang tinutok niya sa mukha kong gano'n, no? Nakakailang yun, eh. Yung mga cameraman naman, huwag nyo naman itutok sa mukha nung kumakanta kasi nakaka-distract yun. Buti na lang, focus na focus ako noon time na yan. Kaya hindi ako na-distract. Hanggat ang dugo ko ay dumadaloy sa'yo lamang. Nakita niyo yung mata ko? Yung matang yun, yung ba ganun? Kasi talagang sobra ako kinakabahan time na yan. Kasi imagine niyo 23 years old ako niyan. So ilang taon na ako ngayon? Di ba halata, di ba? So yun, sige. Tuloy tayo ulit. Ayun, nakita
Nakita niyo yung camera? Nakita niyo yung camera? Talagang tinututok niya talaga sa'yo. Minsan kasi yung cameraman na yan, minsan kumukuha siya ng video, minsan kumukuha siya ng picture. So para makuha niya, talaga gagawin niya sa mukha mo. Yes! Tapos din. So yung video na yan, ayan yung ano, yun yung pinaka talagang first time ko mag-perform sa corporate world. And talagang sobrang iba yung level nung pressure, lalo na tinutugtugan ka ng orchestra, tapos ang pianista mo pa ay si maestro, national artist. Sobrang ibang level yung expectations ng tao sa iyo. Iba pala yung feeling kapag pinapanood mo yung mga old videos mo, no? Marami kang natututunan. Pati na rin yung mga old pictures, di ba? Pag tinitingnan mo ay parang nare-reminis ka. Parang naaalala mo yung mga dati, yung saan ka nagsimula, and mga pinagdaanan mo that time. Ako, nung napanood ko tong video na to, marami ako na-realize na parang thankful ako. Kaya yung mga nanonood ngayon, kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, kung wala man kayo ngayon, wala kayong pambili ng mga damit, or performer kayo, wala yung pambili ng damit, bagong damit, okay lang na paulit-ulit yung sinusuot nyo. Basta nakakapag-perform kayo ng maayos at decente naman yung suot ninyo. At wala naman yun kabawasan sa talentong ipinapakita mo sa tao. Sabi nga nila na, hone your craft. Pagbutihan mo, paghusayan mo ang mga talento na meron ka. Kasi yung pera, susurod na lang yan sa iyo. And syempre, you have to be thankful kay Lord kasi siya naman ang nagbigay ng lahat ng yan. And someday, maniwala ka, makakamit mo rin ang lahat ng pinapangarap mo. Maraming salamat at sana nag-enjoy kayo. Magkita-kita tayo ulit dito lamang sa...